ang laki na ng Siopao, ang laki ng Siomai. Tapos, only hot tea pa. Meron ka ba extra? Ano pong masasabi nyo sa serving size? Sarap. Sarap, malaki. Malaki ang serving ng ano, noodles. Malaki yan, pwedeng hatiin sa dalawa yung isang order. Pwede nga sa tatlo eh, oh. Ano? Kasi punong-puno siya kanina. Show my dito guys, yan oh. Ang laki, di ba? Yan oh. Nasosabi siya sa toyo man si. You know. Hindi kayang isang subo. Talagang maraming kagat. Kasi ang laki niya. Yan. Ayan, may shrimp siya oh. No? Meron pa siyang shrimp sa gitna. Yan oh. Ayun oh. Oh. Sarap. Sarap ba? Sarap nga. Okay. Yun, sa sarap sinubo lahat ha. Tapos si mother, yan. Nasasarapan din. Kihigo pa siya ng bawa yan. Tingnan nyo po. Yun o. Ang sarap. Ang sarap ng beef wanton mami ng Lingnam dito sa Alonso, regular size lang daw yan pero napaka-jumbo na para sa paningin namin. Ito yung nilang, ano to? Mami. Beef wanton. Beef wanton. Beef wanton mami. Dito sa Lingnam. Good day everyone, welcome back to our YouTube channel. Narito po tayo ngayon sa CM Recto Avenue Corner sa Abad Santos. Diretso po yung ruta natin. Yung area natin papuntang kapabing niyan. Papakita ko lang ng ating ruta. Ito po yung ating ruta ngayon. Simula dito nga sa Abad Santos. Kakanan tayo ng Tumas Mapua. Tapos kaumpin. So, lilibot po tayo ngayon sa Binondo. Mga kaunting kaalaman lamang po. Ito po palang Binondo o Chinatown ay tinatag noong February 1594. Tinatag siya ng Governor General nung panahon na yon na si Luis Perez das Marinas, Governor General from Spain. Ito palang Binondo ay pinakamalaking Chinatown in the world. Pinakauna at pinakamalaking Chinatown in the world. Kasi tinatag ito ng mga Espanyol dahil para sa permanenteng tirahan ng mga imigranteng mga ano, Czech o Chinese na nag-convert into Catholic. So, nung panahon pala na yon, meron na pala mga Catholic na Chinese noong 1594. Dito sa Recto, maluwag na. Dito na tayo sa Binondo Street. Yes, mabalik tayo sa kwento natin kanina. No? Ito pong Binondo area ay naitatag noong 1594 pero bago pa man dumating ang mga mananakop na Kastila, marami na pong mga Chinese immigrants na masiglang ang makikipagkalakalan sa mga Pilipino dito sa Binondo area na to. Hindi pa man Binondo yung tawag ng mga panahon na yon. So, isa pang dagdag kaalaman, kasi dito, pag sinabi mo kasing Binondo dito sa Maynila, talagang isa sa pumapasok sa isipan ng mga kaalam dito sa lugar na to yung ungpin. Ungpin, dito yung mga tindahan ng mga ano, mga alahas. Pero sino nga ba si Ungpin? Si Roman Ungpin. Si Roman Ungpin po pala ay isang Filipino-Chinese businessman na at isang philanthropo na nabuhay noong panahon ng Kastila. Si Roman Ungpin ay pinanganak daw po noong February 28, 1847
sa kanyang ama na si Simon Ongpin at si Simprosa Tanbensyang. Ang kanyang ama na si Simon Ongpin ay isang Chinese immigrant galing sa mainland China na pumunta sa Pilipinas para gumawa ng or magtayo ng business o negosyo dito. Yan, so paka na tayo dito sa may Tomas Mapo Street. So dire-diretso na lang, tutumok na natin yung Ongpin Street. Tapos pag pumaliwa tayo doon, yun na yung Ongpin Jewelry Center. Tapos pag tinubok natin yung palapas pa ng Ongpin Jewelry Center is yung Santa Cruz Church area na. So merong mga MTPB doon, pwede tayo mag-upload. Ibayad lang sigurong 50 pesos kagaya ng parking sa ibang lugar dyan sa Manila. Eh so mabalik tayo dun sa kwento nga pala ni Roman Ongpin. Si Ongpin pala is nagtayo siya ng negosyo dyan sa may ibang ng Binondo area na ang pangalan ng kanyang business is L82. Itong L82, ito yung naging secret hideout ng mga katipunero nung panahon na yon. So dito sila nagbi-meeting tapos mapagbigay talaga itong si Ongpin sa mga ano mga Pilipinong katipunero kasi siya rin yung nagbibigay ng tulong pinansyal. Tapos nagbibigay rin siya ng pagkain at gamot sa mga sundalo o mga kawal na Pilipino sa pinamakatipunan. Namatay si Ongpin noong December 10, 1912. So after 3 years bilang sagot sa kanyang kabayanihan, siya ay tinayuan or karoon siya ng ano dito, ng dibulto noong September 7, 1915. Ang kanyang monument of Ongpin ay narito sa may Binondo Church. At dahil nandito po tayo sa Chinatown, Chinese food ang naisipan natin ano, tikman ngayon. Meron tayong nabasang ano dito article na meron daw masarap na wanton, beef wanton noodles, siomai, tsaka siopao dito sa area na to. So nabasa natin is yung pangalan ng store nila is Ling Nam. Ito daw Lingnam is naitayo pa noong 1950. So hanggang ngayon na-establish na siya for more than 70 years. So sobrang tagal na nito. So, talagang ano na established na to. Talagang siguro subok na yung sarap ng ano nila mga putahe dito. At dahil nga well established na tong Lingnam, well-established na itong business na to is naisipan siyang bilhin ng Fruitas Holdings. Ito pong Fruitas Holdings, ito po yung may-ari ng Fruitas na mga shakes ng Buko ni Fruitas, Juice Avenue, Babot's Farm, saka yung Balai Pandesal. Kanila rin yung Sabroso Lechon, mga black pearl. Yan ako eh. Complimentary hot tea on the house. Ito yung kanilang ano, siopao. Regular size lang daw yan pero napaka-jumbo na para sa paningin namin. Ito yung kamaok ko, yan. Ito yung kanilang ano to? Deep wanton. Dito sa Binondo, Manila. Pwede po. Lingnam. Yan, masaya sila kasi ang laki na ng siopao, ang laki ng siomai. Tapos only hot tea pa. Ano pong masasabi niyo sa serving size? Sarap, malaki ang serving ng ano, noodles. Malaki yan, pwedeng hatiin sa dalawa yung isang order. Pwede nga sa tatlo eh, oh. Ano? Kasi punong-puno siya kanina. Tapos magle-level up yung sarap niya pag nilagyan niyo siya ng ano. Ano to? Chili oil. Yan, chili oil lalagay mo sa
meat wanton, mami. Yan. Yan o, si mami lang sarap na sarap pumigop. Kahit wala sa kanyang chili oil, kasi ayaw niya na maangang. Pero si Labby, yan, si Margie. Yan. Sarap na sarap sa ating beef wanton, mami. Nakain muna tayo, guys. Yan o, ganyan ang tamang pagkain ng noodles. Dapat tuloy-tuloy. Sarap na sarap. Ihigo pa siya ng sabaw. Ihigo pa siya ng sabaw. Ayan, tingnan nyo po. You know, ang sarap. Nice. Sarap ng beef wanton, mami, ng Lingnam dito sa Aloso. Ganyan kalaki yung siomai dito, guys. Yan o. Ang laki, di ba? Yan o. Tapos usap mo siya sa Toyo Man. You know, hindi kayang isang subo. Talagang maraming kagat. Kasi ang laki niya. Ayan, may shrimp siya. No? Meron pa siyang shrimp sa gitna. Ayan, ito. Ayan o. Ayan o. Oh. Sarap ba? Sarap nga. Okay. Yun, sasarap sinubo lahat ha. Oh my God! Wow! Ito po si Mother. Yan. Nasasarapan din sa kanyang kinakain. Lingnam was founded way back 1950. Right at this very place. 1950 po dito. What 1950? Right at this very place. Yes. Here. So this is the original Lingnam. Lingnam. Dapat ganon. Dapat ganon kasi Chinese eh. Lingnam. Siomai. Siopao. Lingnam. 1977 hanggang 1980. Ano, nag-deliver ka dito? Oo. Tang manyosa. Isa kaya ang pangalan nyo dito eh. Galing sila ano? Sa Arangke? Ha? Galing sa Arangke? Oo. Arangke. Market. 1950 pa no? Pero nag-deliver kayo dito, 1977. Oh, 1980. Oh, may nostalgic moment pa pala yung aming ama dito, no? Ikaw, ano yung masasabi mo dito? Sarap kasi, lasang-lasang mo yung authenticity ng pagka-Chinese. Chinese talaga. Tsaka yung kariyan pinabibila, pinatatayuan niya, no? Ti Alonso. Malapit sa puso natin yung Ti Alonso kasi yan din yung kalye ng Arellano ng ating pangalawang ano or ng secondary education na inatinan natin ng Cayetano Arellano High School sa Ti Alonso, Santa Cruz, Manila. Yan, tawag yung mga ano mga plato natin. Charot din ito. Bye. Okay, bye.